Happy printing mga kaagod. Muli, Master Jay, a powder instructor ng Imprenta de Pilipinas. O, samahan nyo kami. Muli, may gagawin tayong bagong technique, no? Yung CMYK process. Underbase natin yung discharge paint, no? Kasama natin ang idol natin, isa sa screen printing specialist ng Uniprint, Idol Renz. Happy printing mga kaagod. Ako naman si Renz Ausencia, isa ako sa mga screen printing specialist ni Uniprint. So ngayon, sasamahan natin si Master Jay sa kanyang paghahagod. Back to you, Master Jay. So itong gagawin natin, CMYK, no? Underbase natin doon, is yung discharge ink, no? Kumbaga itong itim ng shirt, is papatayin niya. Imbis na ordinary na super white yung gagamitin natin, no? Gagamitin natin discharge para patayin niya yung kulay ng t-shirt para mas manipis yung CMYK natin. Maganda yung output, smooth ang output, tapos presko. No? So yung bago tayo magsimula, batiin muna natin yung mga kahagod natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga kaimprenta natin dyan, yung mga hosts natin, yung mga leaders natin sa Visayas at Mindanao, no? Sir Martin Delphin, no? Si Sir Neil, no? Neil Benson ng Leyte, no? Si Sir Chris Puchichiro ng Imprenta de Pilipinas, Manila, no? Sir Pops Maui, no? Batiin natin, si Mong Grace at Joe Marie Bautista ng J-Mark Enterprise, Sir Cyril Taglin ng Cebu, no, yung mga imprenta natin sa Iloilo, no, Sir Roy na Impuesto ng Butuan, Sir Charles Putix ng Mindanao area, Cagayan de Oro. So happy agud sa inyo dyan, mga agud, stay safe. So yun, gawa tayo, mag-aral tayo, sama-sama tayo. In-encourage din namin yung mga baguhan sa screen printing. No? Yung mga baguhan na nag-aaral pa lang, no? So ito, pinapakita namin. Yung gustong pasukin pa yung screen printing. Oo, nang mas malalim, pinuturo namin. So ganun din, follow lang kayo dito sa channel natin, no? Palagi natin i-update ang mga videos na to, magbibigay kami ng mga panibagong tips at techniques, no? So ayun mga kaagod, samahan nyo kami, hagod tayo. Okay mga kaagod, andito na, all set na po yung mga gamit natin. So, pero bago tayo magsimula, nais muna batiin yung unrestricted clothing, Sir Jason Balsamo, sa damit natin, no? So ito, ganito rin yung proseso na gagawin natin. Ganito rin yung ginawa namin dito, leave out black to, no? So yan, start tayo. Ito ngayon, pakita ko sa inyo yung discharge white. Ito yung discharge white niya. So ito, inaaluan ito ng ano? Ng discharge powder. Ito yung discharge powder niya. Yan. So pakita para siyang ano? So kita niyo yung tsura. No? So yung mga gustong sumupok nito, PM niyo lang ako kung saan makaka-score. No? May hirap ko kasi yung bigayan ngayon. No? So ito, amoy pa lang. Napaka-tapang na. No? Napaka-tapang na ng amoy. So ito, imimix natin, depende sa mga brand, sa quality, sa brand ng discharge ink, no? Sa iba ako, ilang percent. So ito, maglalagay lang tayo ng 5%. 5%, no? Kanya-kanyang brand, iba 3%, ito 5%. Depende yun sa ano, supplier. Depende yun sa brand na gagamitin mo. So ngayon, Sir Joe, subali wala tayong weight scale, gagamitin natin siya. Tanchameter muna tayo, tanchameter lang, no? 5%. So, dandahan lang po tayo sa pagbukas, din sa pag... Nakahalo naman po, dandaan lang, baka sakaling masobrahan. Sir Joe, check mo na lang. So yun, ingat, wag lang ano, pag nasobrahan kasi medyo lang. Titigas ang t-shirt. Yung pagka-discharge niya, titigas. Yan, okay. Okay na yan. Yan ako nga. Yan. Sige, konti pa, konti pa. Medyo ano pa eh. Medyo matayo eh. So yan, okay. So yan, tago na natin ito. So ito, mix mo mabuti. So mix lang natin siya na sigurado tayong natunaw na yung pinaka-powder niya. Yan. Halo-halo natin si Idol Renz, no? Sanay na sanay yung maghalo. No? Parang ibabati lang. Sanay itlog. Okay. Yan lang. Mix lang natin siya. Make sure lang tayo na sobrang ano yung ano, pinaka-powder natin. Sabi nga ni Sarah, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ready ko yung screen. Yeah. So ang gagamitin natin na design, ito napakaganda. Ito yung palagi yung ginagamit na design. Sige, ikot-ikot lang. Mix lang mabuti, Idol Renz. Pwede natin blower. So ito dito sa video namin na gagawin, makikita nyo, pag hagod ng t-shirt ink, makikita nyo kung paano mamuti yung t-shirt. No? So makikita nyo, habang inihit gan, tamiin. Pero siyempre, mas the best kung meron kang plus dryer, oven, para pantay na pantay. So meron naman kami, pero mas maganda, mas ito yung makikita nyo, para yung mga ibang printer natin eh, magaya nila to, iba kasi walang... Hindi naman lahat makaka-afford. Hindi lahat makaka-afford ng plus dryer. Meron kami. Kaya lang, yun na ipapakita namin eh. Napakalalim na masyado. Sa tingin ko, Sir Joe, parang medyo okay.
or konti na lang. Okay, konting halo na lang. Tapos papatahan ng konting red horse at saka gin. Sabi na. Samahan mong kalamansi. Oo, samahan mong kalamansi. So ito, almost set na yung ano natin. No? Kung nagtatanong ko ano yung brand, no? PM nyo lang ako. Kung anong klase itong ginamit natin, marami tayong ibibigay sa inyo kung ano yung... kung saan kayo hiyang, no? Na supplier. So ito, ang gagamitin natin design, no? Paunahan ko lang, no? Itong design na gagamitin natin is not for sale. No? Ginagamit lang ito for educational purposes. Mm. No? Si Wang Wood yung gagamitin natin, no? So bakit si Wang Wood yung palaging ginagamit ko? Kasi yung picture ni Wang Wood dito, yung pagkakakuha sa kanya, napaka-detalye. Yung mga kulubot niya, yung mga design, yung mga beads sa buhok, kulubot sa mukha. So napakaganda. Bilang screen printer, kapag naipalabas mo lahat yun sa screen sa so napakaganda ng... Ganda ng quality ng output. So ngayon, samahan nyo kami, titestingin natin ito. Yun nga, ulitin ko, imbis na ordinary super white, ang underbleach natin, eh gagamitin natin is yung discharge para smooth na smooth. No? Para wala kang underbleach. Para humagod sa t-shirt na puti. No? Sige, testing natin. Okay. So ito na, may dinit pa. Sagod natin siya. So lagay tayo yung konti-konti lang. Okay. Okay, hagod natin ito. Pwede naman yung blower na. Okay, so ito na yung blower. So ito, test natin yung underbleach natin. Yung white. So nakikita niyo nagbabago yung pinakakulay no. So ayan, nakita niyo pagtutukan sa camera. Ayan. Ito na yung natuyo, no? Pwede pa natin pantayin mabuti. Ayan. Nakita niyo namumuti. Kumbaga nag-discharge, kumbaga nag kumbaga sa ano dinaday, no? Ayan. Alam mo dinaday, alam mo sinoson rocks. Hindi, patutok lang yung camera para makita mo. So ito yung underbase natin, no? Imbis na super white, ordinary. Discharge. Oh, discharge. So yan, pag ginipo mo, yan, alos. Wala ka mga nung pintura. Smooth na smooth. Yan. Shoutout natin yung idol ko, no? Isa sa mga mentor ko sa pagdating sa screen painting, no? Si Ma'am Tess Aliejo. Manangking ko, tungkol products yung gamit niya. Ito yung idol ko since day one. Siya yung mentor ko. Batiin natin si Ma'am Tess Aliejo. Ito yung mga diskarte na isa sa mga binahagi niya sa akin. Nung panahon na nag-aaral pa tayo. So ito, medyo di ba pantay? Yung idol lens. Na lang, alas, tayo muna. Kaya nakikita niyo yung pagkakaiba. Mapapangalo lang yung muti. So, bantayin lang natin yeah, siya. Check natin kung bantay na. Double check mo, Sir Joe. Yun, tamang pa. Double range, sa mga matay na. Dito, sana ko. Yun lang, ano, yung kaibahan. Pag naka-flash dryer, ka, pantay ka agad ang tuyo. No, i-compare mo dito, kaya talagang dapat pantay mo. Pero kaya naman natin mga Pinoy yan. No? Master Jay, double check naman ako, Master Jay. So, yun, check natin. Yan, okay, double range. So, ako yung susunod. Tulong na lang. Saka dito, sana ko. Okay, magaling. Smooth na. So, ayan. Kita nyo, bali, kita naman yung ano, tuyo na. No? So, pantay na. So, ang gagawin mo, huwag mo nga, ang tip naman dito, pag mga tonal, no? Huwag kang hahagod ng mainit pa. No? Huwag mo isusunod kagad.
Kasi magbabara yung screen mo. So ang gagawin mo, ipalalamigin mo natin ng konti bago natin isunod yung yellow. Susunod na kulay, bago natin isunod. So itong susunod natin, yellow. No? So medyo mainit pa. Yan natin. Palamigin mo natin ng konti, cool down natin ng konti bago isunod, no? Lalo na pag mass production na, no? So ingat, no? Huwag kayong susunod kagad. Ito yung isa sa mga tips. Sa pag water-based, nga pala water-based itong gamit natin. Kapag water-based ang gamit, no? Huwag kayong susunod kagad ng ano? Ng hagod kapag medyo mainit pa. So ito, medyo okay-okay na. Hagod na natin yung yellow. Next natin ang yellow. So bibigyan ko lang siya ng dalawang kahig. Yan. So yun, inuna ko yung yellow. Ngayon, depende sa inyo, no? Pag nahihagod yun, maganda, napakalinis ng underbase. Pwede rin hindi nyo na ihagod dyan yung black tulad ng ginamit namin dito. No? Pero ngayon dito, ihagod natin yung black para mas makita nyo yung ano. Next natin, Sir Joe. Yan. Next natin is yung magenta. Magenta sa tulad natin. Yan, squeegee, all set na. Si Magenta, bibigyan ko lang ito ng isang kahig. Baka pag nasobran yung pula niya, baka mamula. Mula na magdadar. Okay, yun ka na. So yan, meron na po tayong underbase na discharge. So meron tayong yellow. Meron tayong magenta. Susunod natin is yung cyan. No? Patutuan nga yung ano, patutuan yung camera. So yan, tatlo pa lang inahagod natin mukhang masaya na si Wangkud. Mukhang labas na, detalye. Marami so cool down natin ng konti, medyo mainit-init. So yan, labas na yung mga kulubot niya. No? Yung beads, okay na. So, ini-next natin ito. No, itong cyan, no? Silipin muna natin. Yan. Hagod natin sa cyan, bigyan din natin ng isa. One hit lang. Okay na? Yan, dami lang. Kita nyo, kasi lumabas na yan. Parang na kasi mangot-swango dito, Sir Joe. Sa tatlong kulay pa lang, no? Hindi kasama yung base pang apat. So ang dami nang nagbago. Oo. Ang dami nang nag-blend na kulay. Dami nang nag-blend. Lumabas na yung teen, lumabas yung violet, lumabas yung brown. So ito, dito, sa design pa lang, wala pa itong time black, no? Black na kasi picture. Pwede nyo nang hindi ihagod dyan yung black na screen. Pwede na yan, para hindi mainit tulad dito. No? Pero kung gusto nyo yung ano, kung gusto yung medyo alanganin yung paningin mo, ibigay mo yung black. Iload mo yung black. So yun, next natin dito is black. Tapos lalagyan ko pa ito ng highlight white. No? Ilagyan natin ng special white. Ito yung iba kasi. Yung iba kasi na discarte, si M.Y.K. Cyan magenta, yung black. So sa akin, may underbase ako na nakatoon. Naka-discharge pa. Tapos yung CMY. Tapos ito yung black. So ito, nasa sa inyo yan, ano? Kung ulitin ko, kung gusto nyo ihagod yung black o hindi na. Kung sa paningin nyo, medyo okay na. Bitin ba o okay na, pwede na yan, no? O, sa tingin nyo ba, okay na yan, patutukan ulit. Wala pang black. No? Yan, pwede naman na. Pero ihagod ko na lang din yung black total nandito na. Ihagod na natin, tapos ilalagay natin yung highlight. So ito, all set. Ito yung white. Ito yung black pala. Yan. Isa lang. Medyo luminis na lang konti. Pero pwede na.
sa idol rin siya nga agad, no? Pansan niyo yung white. Lagyan mo na natin yung white. Pagdala niya yun yung white. Dito na agad. So ito po, ito natin, no? So, yung mga usually na ano, basic na CMYK. So ito yung gagawin. Sa black, mag-underbase. Tapos susunod, yellow. Yellow, tapos magenta. No? Tapos cyan. Tapos black. So yun, tapos na. So sa akin na gusto kong buhayin pa yung detail, yung mga highlight niya. Kaya gumawa pa ako ng isa pang screen. No? Isa pang screen para sa highlight white. No? So ito, tignan nyo mabuti may highlight white at saka yung ayun walang highlight white at saka may highlight white. So yan, pakita mo muna idol wrench yung wala. So yan. Ngayon, pagka nilagay mo highlight white yan, itong puti sa mata, shades ng ilong, yung sa beads, mabubuhay pa, no? May part na mabubuhay. So, pahagod, Idol Renz, so, bigyan mo Sir Joe, ng, ilang stroke ang ibibigay natin dito? Bigyan mo ng isang ano lang. Isang stroke lang. Okay. Pasok lahat. Okay. Yan, nahagod na Idol Renz. So, yun. Kita nyo? Buhay, yung mga stands ng buhok. Yan. Banda. So, ayos na. So, okay na, okay na. So, yan, blogger natin ngayon. Tignan natin. So, ito, smooth na smooth. Pag heat press nyo pa to, no, nung 150 yung init, nasa mga 10 seconds, so, mas lalong lalambot, no? Mas lalong naganda. Hindi bitaw yung kulay. Hindi siya mainit yung suot, no, kumbaga, presko, mag-aam siya. Kasi, yun, yung pang nga, pag nag- pag nag-CMYK, siyempre, pupondo ko ng solid na puti dyan. Iba yung ginagamit dito, ginagawa ng iba, square yan. Puti, iahabot talaga, solid, ilang coat. Solid no? Talaga yun. Dalawa o tatlo, para pumuti. Ito, hindi mo na kailangan ng ganun. Dinischarge yun na ito. Puti na agad yung lalapagan ng CMYK. So, ganun-ganun piece. So, hindi mainit. Kaya yung iba, ay magsuot ng CMYK kasi napaka-init. So, yun, yung ginawa ko, pwede naman magsuot ng presko. So, ganito yung proseso na ginamit natin. So yun, muli no, maraming salamat kasama natin si Idol Renz na pinakita namin sa inyo ito. Ulitin natin, ito yung CMYK gamit natin is yung Discharge Underbase Discharge Ink. So hindi siya ganun kainit. So ayan, tutukan natin. Ayan, natapos na no? Natapos na natin iagod. So muli, Idol Renz kasama natin, baka may gusto kang batiin. So muli nga sasabihin ko na sa kanila kung encourage namin yung iba na yung gustong pasukin yung larangan ng screen printing. Ayun. So, subscribe lang kayo dito sa YouTube channel ni Master J. Then, paklik na lang ako ng notification bell para lagi kayong updated sa mga next videos pa ni Sir Ayun. Master J. No? Ayun, mga kaimprinta, abangan pa yung mga darating, no? Mga darating na videos na ginagawa namin, piniprepare namin para sa inyo, para sa mga kahagod natin dyan at sa mga gusto pang matuto. Hmm. No? Palagi lang sumubaybay dito sa channel namin, no? Para ma-update kayo sa mga videos na ilalagay namin. So, muli, maraming salamat no, sa mga kasama natin. Idol Renz, salamat na nakasama kita rito. No, makakasama ko pa ulit si Idol Renz sa mga iba pa naming iba pang piniprepare ko na video. So ito ngayon, si Wang Wood, no, napakaganda ng designs. So message nyo lang ako, comment lang sa baba kung ano yung mga katanungan nyo para masagot natin. At baka may gusto silang gawin. Oo, may gusto ko yung gawin. No? Yeah, mag-ano, kumbaga, pag-ganahin yung pagiging artistic ng utak natin, mga printer, no? Kung meron silang gustong i-request na gawin, kung kaya namang gawin, gagawin naman sa abot na mga kaya. Yun. Kasi nung araw, ang CMYK daw, sabi nila, pang ano lang, commercial printing lang. Mga pang mga pang-giveaways, pang mga gift. Ngayon, ito, itong suot ko, yung CMYK ito, pwede natin gamitin sa mga clothing line. Oo. Lalo na ngayon, patok na patok ngayon, mga bootleg designs, mga vintage. Ito yun. Huwag kayong gagamit ng CMYK na basic CMYK sa mga ganun pang clothing kasi ibang output. So ito, ini-encourage ko kayo na ganitong gamitin nyo pag mga bootleg design, vintage design pang clothing. So ganitong proseso yung gamitin nyo. So muli, no, papasalamat kami sa panood, pakipanood sa amin, sa page namin. Ganito lang, ano, patuloy lang tayong ano, focus sa bawat gusto natin gawin, mga kahagod. Basta ilagay lang natin sa puso, makukuha natin. Gawin natin passion yung ano, ating gusto. Muli ito, Master J, no? Founder instructor ng Imprenta de Pilipinas.
Maraming salamat sa inyong lahat. Have a good life.